Binisita naman ni Education Secretary Sunny ang garang isang eskwelahan sa Taytay, Rizal. Alamin natin ang pinakahuling update mula kay Denise Osorio live. Denise! Maan sa kauna-unahang araw ng pasukan, dumagsa ang mga estudyante sa kani-kanilang mga paaralan kahit kakalipas lang ng Super Typhoon Karina noong nakaraang linggo. Sa pagdayo ng mga paaralan ni bagong Department of Education Secretary Sunny Angara, iginit niya na walang mag-aaral na maiiwan dahil ipinapatupad nila ang blended learning para sa mga estudyanteng hindi pa nakakapasok o makakapasok ngayong linggo. Dagdag ni Angara, tututukan din ng pagandahin ang mga blended learning system at mapabuti ang connectivity ng mga eskwelahan. Panawagan naman ng ilang mga student journalists sa bagong kalihim ng kagawaran, sana ma-experience nila ang mga improvements at iba pang mga plano na inihanda ng DepEd bago sila graduate ngayong taon. Dagdag nila, hindi lang education system, kundi ang pagtuturo rin ng mga guro ang kailangan pagtuunan ng pansin ng kagawaran para sa kapakanan ng lahat ng mga mag-aaral. Kasi sa ngayon, ang internet connectivity ng mga schools, usually, at best, 60 to 70% lang yan. So may 30 to 40% tayo na hindi pa rin konektado. So yun ang dapat pag-igihan natin. Oh. Sana po makakita kami ng improvements and mas gumanda po talaga yung education system, lalo na ngayon. Since kami rin po, nakaka-face din po kami ng problems like ito po, kulang sa classrooms and staff, kaya sana makita namin yung magiging improvement and magiging magandang future. Maan binigyan importansya ng mga student journalists na hindi dapat gawing isang business ang pagtuturo, kung kaya't dapat pang maengganyo ang mga guro na magbigay ng edukasyon at gabayan ang ating mga susunod na henerasyon. Maan? Maraming salamat sa iyo, Denise Osorio.